Daily Brad Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides. O, pang mundo ngayon, parami ng parami ang gastos, di ba, Brad Jeff, ano? Dati-rate, tubig sa poso, ngayon, bottled or distilled o ano man tawag sa mga ganong uri ng tubig. Oo, dati-rate, hindi ka naman na nagsashampo. Kung ano yung sabon mo dun sa katawan, yun din ang sabon mo sa ulo mo. Ay, ang tigas sa buhok nun. Ay, katawan, arte nito. Ang arte nito. Oh my gosh. Ay, dati yun din eh. Oo. Talaga? Kung ano yung sabon ko sa katawan, yun din ang sabon ko sa ulo. Nagko-conditioner ka pa ba? Anong conditioner? Hindi, kasi diba after shampoo, magko-conditioner ka pa. Ay, arte nyo. Sinabot ni Ted yung ano, gugo. Gugo nga, gugo. Ah, gugo sa'yo. Ano ba paano yung gugo? Paano siya ginagamit? Hindi ko nagamit yon. Pero nakikita ko lang yung mga kasamahan ko sa bahay na gumagamit. Paano siya? Tsaka dati-rate, ano lang kami. Tsaka yung, ang tawag rito, yung bato galing sa ilog. Panghilod. Panghilod. Pero grabe pa nasobrahan ako. Ang sakit. Ano? Gas-gas eh, no? Di ba? Panghilod. Bato lang. Lufa na ngayon, di ba? Ayo talaga. Ginagawa niyong komplikado ang buhay. Hindi naman. Pinadadali nga eh. At magastos ang buhay. Ay, yun naman. Kumpirmado. Totoo yan. Lalong magiging ano. Tama. Sige. Pagpunta na. Punta sa lampin. Hindi ko alam. Brad. Oh, Brad. Batiin mo raw si Grace. Nakikinig ng happy birthday. Uy, birthday ngayon ni Ma'am Grace. Wow. Iyon, birthday. Oo nga. Kantahan happy ka. Birthday! Ka-birthday niya si former Soljen Joe Calida. Alright? At sa mga nagdiriwan po ng kaarawan today, ano pa nga, ba't kakantahan kayo ng ating pong piling panauhin this morning? Si Mami D. Here we go! For Ate Grace! At sa mga nagdiriwan ng kaarawan today, Mami D! I love you, Ani! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! I love you, Ani! Happy birthday! Happy birthday! Amot sa imo dudong! Happy birthday, Ani! Happy birthday! Bakit puro ka lang? Mahal kasi ni Mami yung anak niya. Uy, naku, talaga kaya, naman, grabe. Talagang puro I love you, Manny, yan. Puro ka lang nga. Puro ka lang. Ganun si Mami D. Okay, sige. So, Mami Grace, happy birthday sa iyo, ha? Happy birthday! Yeah. Sige, saan ang kainan? Mamaya, magkita-kita tayo sa tabi-tabi. sige. Okay, Brad Jeff, good morning. Maraming nag-aabang sa atin. Muli po, para po sa ating pa-contest on Monday, please, para po sa lahat, higit sa lahat ang aral at mensahe. Go ahead, Brad. Yes, happy birthday din kay Ashton Noah Salazar. Marvin and Joy, you raise up a great son. Happy birthday sa inyong bunso. Ted, we'll be talking about leadership qualities. At kahapon, nandun ulit ako sa isang graduation ng isang school dito sa Antipolo, yung Juan Sumulong High School. Ang dami, mga 400 plus students yung gumraduate. Nakaka-inspire kasi marami rin mga magulang na talagang itinataguyod yung kanilang anak upang magkaroon ng edukasyon, which is a great aspiration po sa mga magulang mapagtapos ang ating mga anak. At yun nga, sinabi ko dun sa mga estudyante, yung academic excellence, okay yan, let's aspire for that. Even mga magulang, ang goal natin, kaya tayo nagkakandi kumahog para mapagtapos is para maging handa sila at competent ba pagdating ng panahon na sila naman yung magiging mature at adult. Okay po yung competence, sinabi ko sa mga estudyante, maganda yan, huwag nating kalimutan yan. Pero there's another letter C na dapat din nating pagtuunan ng pansin, which is character. Si David, one of the greatest leaders for me na nabuhay. Ang ganda po ng leadership ni David, sabog ang isang bansa, ni-unite niya, nung tinurn over niya sa anak niya, it became the most powerful nation in the whole planet. Kaya si King Solomon, walang problema sa buhay. Ang sarap ng buhay niya. Dalawa lang po ang leadership qualities ni David na makikita natin dito sa verse na ipapakita ko. At tunghayan po natin, Psalm 78:72, "And David shepherded them with integrity of the heart," that is character, "and with skillful hands, he led them," which is competence. So
idinirekta daw po, ni lead daw po. Okay, giniya daw po ni David, ginaid niya, ni lead ang kanyang kingdom, ang kanyang constituent with integrity of the heart and with skillful hands. Alam niyo po, marami ng tao sa mundo ang competent. Kung saan graduate, magagandang school, may MBA, may Harvard degree. Okay, kung puro competence po, walang character, marami tayong ganyan. Marami tayong leader na ganyan, whether politics o negosyo. Ang gagaling, ang tatalino, ayun, sobrang talino, pag walang character, ninanakaw yung pera ng bayan natin. So, hindi po enough yung competence, we have to have character. Competence will bring you in the room, it's character that will keep you there. Yes, pagka matalino ka, academic and all, makakakuha kang trabaho, pero yung character po ang magpo-promote sa'yo at magbibigay sa'yo ng right purpose at tamang agenda for God's glory pag tayo po ay may character. Kaya sa lahat po nakikinig, kung tayo po ay puro competence lamang, ang galing natin sa kamay, skilled tayo, pero wala tayong character, hindi po tayo tatagal. In fact, hindi tayo makakatawid throughout eternity with God. So again, gusto ko ka-encourage, always pursue character because at the end of the day, character will always outrun competence. Tayo po yung manalangin. Panginoon, salamat po sa mga leaders na nakikinig ngayon, politiko, negosyante, tatay, asawa, mga leader ng tahanan, eskwelahan, gobyerno, negosyo. Lord, bigyan niyo po sila ng greater understanding for the need for character. Lord, okay ang competence. Kung walang character, Lord, walang kwenta rin yan. Pero Lord, a man and woman of character will always be better kahit hindi ganun kagaling. Meron ng YouTube University. Matututunan namin maraming bagay sa YouTube. Pero ang character, makukuha lamang sa'yo. A relationship with you. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. So Lord, help us to draw closer to you so that we'll be a man and woman of integrity. Salamat po sa pagkakataon na to na nakapag-share na naman kami ng salita ng Diyos. Nawa ay namnamin namin to at ipamuhay. At huwag lang pumasok sa tenga at lalabas din sa kabila. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Panginoon, salamat po muli sa araw na ito. Sa panibago pong araw sa aming buhay at panibagong aral sa aming buhay. Lord, alagaan niyo po lagi si Brad Jeff, ang kanyang pamilya, ang kanyang may bahay, and always bless their mission. Dear Lord, we pray para po sa lahat ngayon na nakikinig sa amin na may karamdaman at tumihingi po ng inyong yapos at pag-alaga. Kaya na pong bahala sa kanilang lahat. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you very much. Brad Jeff, salamat muli na marami. Napakaganda ng ating aral today, ha? Sa mga nakikinig ngayon, it's about character. Sa bandang huli, importante yung character. At yan po ay learning process sa ating lahat. Araw-araw po. Amen. Amen. Opo. Leadership po yung kanyang tema ngayong linggo. Yung leadership na dapat ay may kasama pong character. Importante yan. Sa anuman pong tanggapan, gobyerno man na privado, importante po. And again, yung ating character na yan, tama ka Brad Jeff, o tayong lahat ay tao lamang, pero yung nasusubok ang ating karakter, lalo na sa panahon ng naharap ka sa problema. Amen. So karakter po, unang-unang katangian ng leader na tama. Brad Jeff, salamat muli ng marami. Napaka makabuluhan ng iyong mensahe this morning. Marami kami na nakapag-isip tungkol dito sa usapin na ito. Karakter ng leader. Amen. So Brad, weekend ngayon, ano ang meron sa atin para naman maimbitahan natin ang lahat na nais ka subaybayan sa alimang pamamaraan? It's either live preaching o maging sa through the internet. Go ahead, online. Brad. Yes, Brad Ted, as always, tuwing alas 4 po yan ng Sabado sa Rebuild City Church. Yan po ang aking isa po ako sa pastor doon na pinapastorin church na yun. Rebuild City Church, tuwing Sabado, alas 4 ng hapon, YouTube at Facebook. Pag Linggo naman po, magpipreach ako, Brad Ted. Ang ganda ng topic sa Linggo about this general na may leper, may ketong, kung paano niya na-encounter ang blessing ni God.
Alas 10 po yan tuwing Linggo sa AIM 3rd floor po sa Makati. Brad Ted, nakakatawa. May mga pumupunta ron na nakikinig lang sa atin. I mean, lalapit sa atin. Wow, wow. Oo, Katoliko, kung ano-anong diba, religion diba, po. Diba very inspiring, no? Yung, alam mo, yung effect yung effect ng broadcast na ito, na gano'n, na pinupuntahan yung binabanggit mong lugar para makinig ng magandang balita. Amen. At hindi naman sila nabibigo dahil doon na mas mahaba, 40 minutes na preaching yon. So, kung bitin po kayo rito sa Daily Brand na 5 minuto, doon po, baka magsawa naman kayo. Pero, I'm telling you, the Word of God, unchanging po kasi Word of God, it will never fade. Talaga pong nakakaano siya, luwag ng damdamin ang salita ng Diyos. Yan, Brad Ted. So, kita-kita tayo. Okay. So, pero yung weekly show, wala na muna sa Facebook? Oo, wala muna yung Brad Ted. We're thinking of bringing it back. Tingnan po natin na malapit na. Eh, alam mo naman to si kapatid na Cheryl, yung Friday natin, tinutulungan natin doon every 4 o'clock. Okay. O sige. So, again, mga kapatid, you can catch the Daily Brad sa kanyang official website and also ang kanya po namang live preaching every Sunday at 8 a.m. in Makati at 10 o'clock in the morning. Okay. Salamat, amen. Brad. We'll catch you again on Monday. Have a good and productive weekend. Thank you. All right, Brad Ted, maraming salamat. Happy birthday again sa aking may bahay, Grace. Ito po yung Daily Brad. Your daily dose of inspiration. God bless you more, serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.